Then all the priests took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat, and God cared for none of those things. And Paul, after this, tarried yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila, having shorn his head in Kenchrea, for he had a vow. And he came to Ephesus, and left them there, but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews. When they desired him to tarry longer time with them, he consented not. But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem. But I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus. And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch. And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples. Alright, diyan muna tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga nakita namin, nabasa namin, Panginoon, saan si Paul ay masusundan namin, masubaybayan namin paano ginagawa niya. Maraming ditong bagay na nauulit lang, but we pray na pagkakita namin ng aral ngayong hapon, Panginoon, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, manda na kayo mainig. Mga muna po. Mainig lang mga bata. So, yan. Kaya natin kung matapos natin ng 23. Pero sino ulit yung mga bida dito? Sa Acts. Ano yung Book of Acts? Ito yung mga after ni Jesus ay nag-ascend sa langit, iniwanan niya na yung mga disipulo. Yung mga disipulo ngayon, sinasamaan sila ng Diyos, pero hindi na physical na tulad dati. So sila na yung mga tinuro sa kanila ng Panginoon, sila na ina-apply na nila yun. So yung ibang application nila, tama, yung ibang mali. Pero karamihan naman tama. At makikita natin, kung subaybayan natin, ano yung mga struggle nila, yung mga success. Kaya yun ang maganda din sa Book of Acts. O sino yung bida sa Book of Acts? Ha? Jesus. Hindi, sino talaga yung ano? Yung sinusumbaybayan natin ngayon? Si Paul na. Nasa Paul na tayo, di ba dati? Si na John, si na Peter. Ngayon, si Paul na. So, nakakailang linggo na tayo kay Paul. So, ano yung mga natanasan ni Paul? Nagulpi na siya. Maraming beses. Kasi matapang siya eh. Siya yung naglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya kinakalaban niya yung mga kalaban ng Diyos. So, talagang galitan ka ng Diyos, di ba? So, ganun yun. Okay. Kalaban nyo ba ang Diyos? Sinong kalaban ng Diyos dito? Okay. Yung maingay, kalaban ng Diyos yun. Ganun yun. Kaya, bagay, bata pa naman kayo, pero yun nga, iwasan nyo yung maging kalaban ng Diyos. So, last time, mga kasama natin dito, ganun eh. Buti si Nathan nandito, ano? Bait naman to eh. Sumama ka sa lang sa tao, sa tamang tao. Nabanggit ko lagi sa inyo, di ba? Ako, may mga kaibigan din ako, pero nakita ko na hindi sila usunod sa Diyos, ayaw nila, galit pa nga. Hindi ako pwede magtagal kasama nila. Hindi yan yun? Ang kaibigan nyo dapat, una ang Panginoon. Pangalawa, kung sino ibibigay niya? Eh, mas pogi yung mga ano eh. Saka magaganda yung kaibigan kong loko-loko eh. Gusto mo doon? Diyan, lahat siya, maganda nga yung mga tao dito, tsaka pogi, di ba? Lalo na pag magbibihis na maayos. Nakita niya ba si Charles? Ganyan dapat. O si Miguel, pantalo na lang kulang. Sayang. Mami-meet ko yung mama nila bukas, no? Sana mamit ko. So, yun, ang daing trabaho, eh. Hindi ako makalib. So, tingnan natin. Okay, so ngayon, si Paul ang bida. Yung nakita natin yung mga kakampi niya rin, sina Silas, sina Luke, sina, sino pa? Barnabas. So, dito tayo sa place na kung saan, yung mga umuulit na team pala dito, yung mga, yung naugulpi sila, pero pinuproteksan sila ng Diyos, hindi sila napatay at least. Tapos, maraming galit sa kanila, pero meron ding mga naniniwala.
So enough na po yung una, may magalit sa atin dyan. Ay, mga 10 tao, tapos ang naligtas, katulad yan, 1,200. Okay na rin, di ba? Hindi na tayo talo. Nabaptize na 32. Iba, gusto na, kaso malamig na kasi. Malamig na ang tubig eh. Di ba? Kaya si mama mo, iniwasan din ako, no? Nahihiya ba? Sabi mo, mabait naman si pastor eh. Di ba? Si Reg, na-meet ko na ba yung mama mo? Pero sino? Mamimit ko lahat yan, ha? Gawin tayong bukas, Sabado, bahala na. Mama daw po ni Ezekiel. Ha? Mama ni Ezekiel. Nakita ko na, si Mati Marivic, di ba? Oo. Oh. Alam Abigail, mo. Abigail, hindi pa. Ayun, napinagpahalo ko kanina sa mama. Ayan. So ito, gusto ko rin ano, yung lola ni, ano, Habi. Ayo. Si Chloe, na-meet ko na yun. Papa niya, hindi ko pa nakikita eh. Si Quen, ah, nakita ko lola lang. Lola lang. Parents mo? Madalas. Pag ano, text mo lang ako. Nasa kasama mo sa chat natin, si Quen. Parang wala, ano? May Facebook ka ba? Na GC kasali ka ba? Tahimik mo kasi. No? Hindi ka malang nagaganon. Libre yun. Libre yun yung Facebook. Basta text lang. Ah, si Nathan, wala pang Facebook? Ay, good boy pala to eh. Si Reden? Wala pa. Okay yan, actually hindi nyo kailangan yan eh. Basta meron lang kayo doon mga leader niya dyan, sina Geraldine ha, kamustahin nyo rin. Yan ang tatanungan nyo, sina Ate Chelsea nyo. Sabihin nyo, huwag silang backslide. Wala kayong kausap eh. Wala kayong ano. Kailan? Ah, okay. Ano tayo napunta doon? Yeah, so may mga nagagalit, pero may mga naliligtas din. So okay na yun. Hindi natin kailangan matuwa sa atin lahat ng tao. Gusto natin ganun, pero hindi ganun eh. Kumikilos din ng kaaway, so yun tayo rin mga kalaban. Pero tayo hindi natin sila kalaban na ano, mga reprobate lang kalaban natin. Pero yung karamihan yung nangaasar lang sa atin, natsagay natin yan. Amen? Mga magulang nyo, mga kaibigan nyo, basta hindi pa yung reprobate. Tsagayin natin yan. So ngayon, dito na. And when Gallio, so sino Gallio, was the deputy of Achaia, sinabing deputy, parang boss-boss, di ba? Daanin na ba natin to? Hindi pa, hanggang. Okay, tingnan pa natin yung last na part last week. Yung kung saan si Paul ay... Ganun din, paulit-ulit lang naman yun. May mga nanampalataya, may nagalit sa kanya. So, ito yung pangalawang time niya, I believe, na sinabi niya, sa Gentiles na siya. Tapos na siya sa mga Hudyo. Kulit eh. At makikita natin, actually, from this part on, napaka-successful ng magiging ministry ni Paul. So, lesson dyan, mag-ayaw ng ibang tao, huwag mong pilitin. Kunwari, ang mag-anak mo, siniran mo na, ayaw, huwag kang ma-disheartened to the point na parang mali ata yung sinabi ng Diyos. Gusto mo, medyo baguhin ko ng konti kasi parang hindi effective eh. Diba? Soul winning, parang hindi effective. Hindi tayo dumadami. Mabilis. Gusto ko mabilis. So, hindi ganun tayo. Magtiwala ka lang sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Huwag kang mainip. So, kaya ganun si Paul. So tapos, in-assure siya ng Panginoon na kailangan niya magsalita kasi marami siyang tao doon. So I believe sa San Mateo, marami pang anak ng Diyos dito eh, tsaka mga kailangan pang maging anak ng Diyos. Kaya dito lang tayo. No? Amen? Eh, may bike na kami ngayon, so makakapag-ano kami. Explore, explore. Ganun po yan eh, kasi kaya naging successful tayo sa Baybay Sapa. May mga sumuporta sa atin. Kaso kayo, nag-backslide niya. Pag-pray natin yung mga yan. Okay, sina Jasin, ate mo. So, mag-ano kasi tayo? Mag-aalaga ng bata. Okay lang yun. Magsabihin ko lang, at least, tingnan nyo yung sample nila, di ba? So, yung mga nag-ano sa atin, tumulong sa atin, sina Alex dati, ngayon, wala na rin. Geraldine. Okay pa naman sila eh.
alagang ano lang. Ngayon, baka sequence na. Susunod na ano natin. Na-contact natin si Nathan, si Nareden. Kaso mga bata pa to eh. Gusto mo bang maging ano? Lingkod ng Diyos? Anong gusto mo maging ministry in the future? Ayan, nag-usapan na natin yan. So, isa, nakapagod na ako eh. Kailangan natin ng song leader, kailangan natin ng mag-aayos dito. Kailangan natin ng mga soul winner, marami. Alam mo yung soul winner, ginagawa namin, pupunta sa... Kaya nyo, mga bata, especially lalaki. Mga babae, mga galing nga yan eh. Si Isikil, tagal lumaki eh. Mga pogi ito, mga pamangkin ko eh. Dapat, ano ha, soul winner kayo. Na, sina Joshua, ba't umiitim ka? Napaharo ka ba? Hindi ba nagpagupit? Yung binili kong pagupit, sira eh. Hindi ko mag-aana. Buti pa si Andy, naka, ano na. Nakaliban na. May pera si ate, ano. Sino na gano'n yan? Nakaliban sa'yo? Regalo, okay. Okay, si Reg. Anong gusto mong gawin sa church paglaki mo? Ayaw mong pakanta? Ha? Pakanta. Ayan. Ikaw, Nathan. Mahihayin to. Mahihayin din ako dati. Pwedeng ikaw yung ano. Kailangan namin dito. Tagalinis eh. Minsan. Oh, diyan nag-uumpisa yan eh. Sino pa? Kailangan natin ng ano, mga soul winner. Madami. Okay. So kaya siya ay nagpatuloy doon. Sabi dito, patuloy siya doon hanggang siya ay allow ng Diyos. So ganun ang gawain. Pag inalis ka na doon ng Diyos, huwag ka nang umipilit. Ngayon, naligtas na yung dapat maligtas. Pero talagang walang magtatapat doon. Iwanan mo na, isasalamat parang ano eh. Bukod sa malayo, wala doon, di tayo sinaputan masyado. Medyo kinapos sila doon eh. Nakukuha natin, makulit pa. May kulit akong ano dun, contact dun eh. Hindi nag-work dun eh. Pero nabalikan pa natin sila. So explore natin dito sa Banaba, sa Marikina. Diyan. Sarap mag-bike dyan sa Armpak eh. Hindi namin mag-explore. Paalala mo yung bike ha, ordering ko na. Kasi hindi yung pang-akit. Okay, pero kayo mga bata, sino bang tumulong sa gawain ng Diyos? Anong pwede mong gawin, Jamie? Ito, soul winner naman ito eh. Toto mag-drive. Oh, pinag-upay nga kayong ano eh. Oh, napagod. May high ace na sana kayo. Para... Hey mga bata, pag sumasama kami doon, pagpunta kami doon, samahan nyo lang kami sa mga kaibigan nyo. Ganun lang kasimple. Kasi sinamahan ako nito eh. Kasi nahiya yung mama niya eh. Ganun din ang hobby ah. Huwag mong kakahiya ah. Share na lang namin yung mga mahal nyo sa buhay. Parang kay Ezekiel. Saya nila pagkatapos. Okay, so ganun. So ngayon dito tayo sa ating kwento dito. So next niyan, mayroong isang nabanggit dito na officialis. Makikita natin mamaya kung maayos ba siya o hindi. Okay. So ito na naman yung mga Hudyo. Sino yung kalaban dito? Mga Hudyo. Again, hindi lahat ha. Si Paul ay Hudyo. Yan yung mga Hudyo dito, kung hindi mananampalataya, kalaban niya ng Diyos. So sabi dito, sila ay nagkaroon ng insurrection. Pag sinabi insurrection, parang mali nga yung ano dito. Pag sinabi insurrection, laban niya sa gobyerno eh. Tama ba? Tingnan sa dictionary. Pero actually, ginagawa na lang ito nung unang, ano pa lang, di ba? Nung mga unang part pa lang. Ginagawa nila, galit na galit sila sa, kay Paul, bakit? Kasi galit din sila sa Diyos. Ganun yun. Pag galit ka sa Diyos, galit ka sa lingkod ng Diyos. Di ba? Sa kahit saang place. Pag ikaw yung lingkod ng Diyos, pag meron dyan galit sa Diyos, galit sa iyan. Pag may mahal ang Diyos dyan, mahal ka rin yan. Kaya hindi mo dapat matakot eh. Kaya mo lang, dapat alam mo lang paano yung manage. Violent uprising.
Pag sinabi uprising kasi madalas rebellion. Pero dito siguro ginamit na alang galit na si galit si Paul. Ngayon, ang ginawa sa kanya, and brought him to the judgment seat. So, pang ilan na ba ito nangyari sa mga apostol? No, ano nangyari ngayon dito? Saying, ito yung kasinungalingan, ha? Nari, sinabi kay Miguel, si Miguel po ay umupunta yan ng church, di naman ano, umiiwas lang yung maghugas ng pinggan. Natutuwa ka ba nun? Hindi ba totoo yun? Hindi naman. Kunwari, hindi totoo yun, sinabihan ka ng ganun, matutuwa ka ba? Siyempre hindi, di ba? Gumagawa ka ng mabuti. So, nangyari na rin before to. Ngayon, ang ginagawa nila, ganun naman kay Paul. Ito yung sinabi niya, this fellow persuaded men to worship God contrary to the law. Problema nila, magaling si Paul sa law. Okay? Kaya, by the way, isa yan sa mga igagawing ano sa atin. Pansinin nyo yan, ha? Gagawin yan sa ating accusation. So, kaya dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat, ikaw ay sumusunod din sa batas. For example dito, sabihin, si Pastor, di sumusunod sa batas. Hindi nag-mas, di ba? Ganon. So, anyway, kaya dapat sumusunod din tayo hanggat makakasunod. Depende yun eh. Kung tama lang, kung mali naman, hindi ka rin susunod. Okay? Pero yan ang gagamitin sa'yo, obviously, hindi yun ang ano nila. Hindi sila concerned doon. Hindi sila concerned doon. Naintindihan nyo ba yun? Hindi sila actually na-offend doon. Offended sila sa tao. Gagamitin lang nila yung batas para may masabi doon sa tao. Andahan nyo yan. Kaya maging maingat tayo dapat. Pero siyempre, hindi tayo dapat takot. The same time. Ngayon, and when Paul was now about to open his mouth, Gallius said unto the Jews, if it were a matter of wrong and wicked lewdness, or O ye Jews, reason that I should bear with you. Reading ko, O Jews, reason would that I should bear with you. So gusto kong bigyan ng pansin to. So ito si Gallio nga po is nung ako po ay naalala ko, naplatan ako sa Marikina. Eh, ang idea ko doon, yung mga pulis, matutulungin yan eh. Yun ang idea ko kasi, no? Kita sa mga pelikula eh. Ay, naplatan kami, ang gagawin ko. Bira eh, wala makakatulong, wala pa yung cellphone noon, medyo pa ganyan pa lang eh. Hindi pa ganun kauso. Wala akong matawagan, di punta ako doon sa, may pulis dito. So siguro, tutulungan ako nito, ay pambira. Pwede po magpatulong? Nako. Sa bagay, actually, later ko rin naintindihan, hindi naman nila trabaho yun, di ba? Pero, alam niyo yung mga ganyan, gusto rin nila minsan tumulong, pero, minsan kasi dami rin nilang gawain. Yung police na nakita ko doon, hindi, kasi nakatambay lang eh. Pero yung mga rulers, maraming gawain yan. Okay? Kaya nakikita ko dito, hindi ko pwedeng sakyan lahat ng nireklamo sa inyo, di ba, mga bata? Kaya minsan, sinasabi ko, huwag yung sumbong na sumbong. Nagsiservice tayo, tapos nagusumbong ka pa dyan. Maganda yung magsumbong pag kailangan. Pero tingnan nyo rin yung mga pagkakataon na hindi na kailangan magsumbong. Okay, maingay lang kayo, nakakagulo. Okay, so si Galio, parang nakikita ko dito, parang, oy, siguraduhin nyo, yung isusumbong nyo sa akin ay talagang importante. Okay? So, ano yung binanggit ditong dalawang bagay? Gusto kong isagi ito sa mga young people especially. So, tuloy ko na lang muna sa 15, ha? But if it be a question of words and names and your law, okay? Look into it, for I will be no judge of such matter. So, si Gallio ay, sabi dito, deputy of Achaia. So, ito yung may, sabi natin yan, arang chief of police sa lugar na yun, okay? So, pero ito, ba't yung mga Hudyo nagsusumbong sila sa ganito? Sa mga ruler?
Kayo, ba't may sumusumbong kayo sa magulang nyo? For example, minsan tama, minsan mali. Diba? Pag tama, kasi hindi mo pwedeng gulpin yung kapatid mo, hindi mo pwedeng paluin, hindi ka naman magulang eh. So, isusumbong mo. Tama lang yan, ha, mga bata. Pero minsan, ginagamit nila yan, ha, sa mali din, para maparusahan yung isa, at tapos, siyempre, kung napalo yung isa, ay, wala akong ginawa, hindi naman ako pumalo sa'yo eh. Pwede mong itanggi yun, di ba? Pero hindi, hindi mo pwede itanggi yun kasi ikaw yung nag-cause para siya ay maparusahan. At yan ang ginagawa nitong mga wicked people kahit sa panahon natin ngayon. Okay, ginagawa nila, anonymous pa yan. I-report, kung sinong gusto nila i-report, wala namang ginagawa masama. Alala ko kasi yung mga kaibigan natin na nare-report. Okay? So, pero ang maganda dito kay Galio nga, ang katotohanan kasi, siya ay maraming ginagawa, business siya. So, meron lang siyang binigay na mga klase ng kasalanan na gusto niyang i-address. Ibig sabihin, kung ano yung mababanggit dito, matindi to. Pero yung mga bagay na sa 15, ito yung mga hindi masyadong importanteng bagay, especially sa kanya. Ba't ako magpaparusa ang problema nyo lang? Pangalan. Uy, tinawag akong kulto. Mare, ganun. Susumbong ka sa polis, ganun. Kaya sabi si Pastor, laging ano, natawag yung mga tao kulto. So, okay lang dapat yun. Ayusin mo kasi. So, tsaka yung batas ng mga Hudyo, walang pakialam, dapat alam natin yan, walang pakialam yung mayong, okay, yung sa religion natin. Okay, salamat sa Pilipinas kasi in-adapt natin sa US. Wala silang pakialam dyan. Kasi mga sayang oras nila dyan pag nakipag, ano masabi sa inyo? Ba't sinabi mong kulto? O, huwag mo sabihin ganyan, ha? Napakalalim minsan yan, hindi naman alam nila yan. Tsaka andun sila sa posisyon nila, may certain na task lang sila na dapat perform. Hindi yan kasama sa kanilang jurisdiction. Okay? Nainig, nahihirapan na ba kayo? Nahuhuli ka na ba? Subukan mo lang. Subukan mo lang sundan sinasabi ko. Nagkukwento nga lang ako eh. So, sino yung bida? Si Paul. Sino nagreklamo sa kanya? Yung mga Hudyo, wicked people. Gumagawa ng mabuti si Paul, nireklamo siya, ano yung sabihin nun? So, wicked yung nagsumbong sa kanya. Pero ginagamit yung mga opisyalis para siya ay matawag dito, maidiin. Ganyan yan. Kaya matindi po yung salita, ha? Salita lang yan. Kaya kayo, lagi sinasabi sa mga bata, ngayon, away-away kayo, minsan may mag-ano yan, lalo sa church, napaka-destructive nun eh. Right? Nag-away si Javi, saka si Gila. Kasi dadamay mo pa yung, uy, alam mo ba, Ashley, ganyan si Gina, ganyan. Delikado yun. Huwag mo na idamay, napakalit na bagay, eh, di ba? Hindi ka yun, nakunwari lang. So, ganun din kayo, amen? Itong mga to, minsan, gumakain tayo, nag-aaway pa kayo. Kasi ko, anong problema itong mga batang to? What can possibly be wrong, gumakain na nga tayo? Libre naman, nag-aaway pa. Ano, naubusan ng kanin. Ayan, minsan kasi hindi namin matansya kung ilang kayo eh. Tsaka mga bata, hindi namin kayo obligasyon pakainin, di ba? Alam nyo naman yun, di ba? Fellowship lang natin yun. Kung talagang may iwa, talagang kinulang, eh, pasensya na lang, di ba? Bahay lang naman kasi, alas 12, tapos naman tayo eh. So, gusto ko sabihin dito, yung mga bagay na dapat nilalapit, yung iba hindi na sa otoridad. Amen? So, banggitin ko muna yung mga hindi na, okay? So, yun nga, yung sa batas nyo, religion nyo, di ba? Sabi niya, sabi ng Diyos, ganito daw, ang sabi sa akin ng Diyos, ganyan. Hindi yung pinagtatalunan, kung yun talaga sinabi sa'yo, di yun na yun. Hindi yun na, huwag niyo isusumbong sa mayor dahil doon. Sabi niya, I will be no judge of such matter. So, tingnan natin ngayon yung mga, according to Galio, na hindi naman sinabing Kristiyano, ano yung mga dapat talaga ilapit sa mga otoridad. So, number one, dalawa lang naman to eh. If it were a matter of wrong, okay? Medyo generic. Imagine natin dyan yung mga ano na lang, ano ba yung mga dapat ilapit natin sa gobyerno? Nakawan.
Diba? Property. Sinaktan. Pinatay. Ano pa? Yun lang naman eh. Diba? Ginawan ka ng mali. Magsumbong kayo. Si ano nga, nakawa kay Laika na nasagasaan daw eh. So, pero actually, pwedeng, ano yun, areglo lang yun eh. Okay? So, ano pa? Ayun, madalas pinagtatalunan sa barangay. Ganun naman yun, nagpautang, di binayaran. Ano eh, chismis? Pwede rin, mga slander. Ano rin yan, ha? Pero actually, hindi nga ganun ka. Kasi speech lang yun eh. So, kung sinabihan ka ng mali, hindi naman totoo. Hoy! Nabuhay! Bumait ka ba o mas lalo ka ano? Nakita ko yung papa mo, kamukha mo eh. Sabi ko, sesharan ko. Ayaw. Sime. Pakiayos na lang sila. Ito, tama-tama. Okay, so huwag niyong ano yun. Yun yung mga dapat ilapit sa gobyerno kasi walang mag-aayos yan. May sabi dito, wicked lewdness. Naalala niyo pa ba yan? Naalala niyo pa ba yan? Bata yan, may mga dalaga tayo dito. Kung sinabing lewdness, kabastusan to. Kaya mga bata, alamin niyo na to ha. Sa church daw, maganda, maano rin natin to sa church. Kasi, nangyayari minsan sa church, dami kasi kalokohan, di ba, atake ng kaaway. So, pag hindi in-address tong kabastusan na to, kumakalat. Okay? Kaya sabi sa inyo, up front pa lang, bawal dito. Ano yung bawal dito? Yung bading, di ba? Bakit? May bading ba dito? Mabas na kayo. Wala naman, di ba? So, bawal sa atin yung kasi nainiwala tayo. Yung mga yan ay, sabi sa Bible, yan ay reprobate. Ibig sabihin, wala nang pag-asa yan. Okay? Yung mga lalaki sila, gusto nila kapwa ng lalaki. Anong klase yun? Babae sila, gusto nila kapwa ng babae. So, kaya lewd din yun. Mga lewd people din yun. Pero, yung iba naman, yung mga papunta pa lang dyan. Okay, ang hirap yan itong subject na to. Pero alam nyo ito, mga bata, di ba? So, pag may nambabasto sa inyo dito, sabihin nyo agad kay Pastor. Okay? Kaya kahit kay Brother James. Okay, wala namang ganito sana dito. Kasi sabi ko sa inyo, tatapong ko kayo, papahuli ko kayo. Ganun tayo, ha? Yung mabait to, eh. Masakali lang, may papasok, diba? Kunwari, Nathan, may kaibigan si Nathan. Mari lang, ha? Kasi may mga ganun, yung mga, punta tayo doon, may maganda doon, si ano. Ganyan. Bastosin natin, diba? Sabi mo agad kay Pastor yun, ha? Sabihin mo na rin siya, huwag na kayo pumunta doon, hindi kayo pwede doon. Okay? Kasi ang nakikita natin dito, kahit yung mga official, ano nila yan eh, business nila yan. Hindi pwede sa kanila, lalo na sa church. Diba? Diba, yung mga bata pa naman to. Kasi sabi ko lang sa inyo, amen? Nag-aintindihan ba tayo? Alam nyo yung pinag-uusapan natin? Mga bastos? Hindi kayo pwede dito, tatapong kayo dito, ha? So, galangan tayo dito, especially sa ganyang bagay. Amen? Amen. Ayan. Sabi niya, wicked lewdness, eh. So, ngayon, yung mga may kinalaman sa religion, sa church, itatakil natin yan, pero sa ibang tao, huwag nyo magsumbungan dyan. Ayan lang gusto ko sabihin dyan, actually. So, ngayon, and he drove them from the judgment seat. So, ano nangyari? Kasi nga, alam na natin ni Galio, ang against sila kay Paul, something about religion. So, hindi siya yung magiging judge nun. Ayun yung pag-usapan yun, kaya pinalis na sila. So, again, ang gusto kong makita natin dito, yung protection ng Diyos kay Paul. Amen?
So hindi pinoteksyahan siya ng Diyos, hindi siya iniyakan. Kahit ang dami ng kampihan laban sa kanya, hindi naman Kristiyano si Gallo eh. Pero siya ay hinayaan lang. Pero mamaya, ito yung gagawin masama ni Gallo. Okay? Then, all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. So, hindi ko makita kung si Sosthenes ay Kristiyano ba to, or possibly, ano to, matinong tao din, siguro, ano siya kay Paul. Ibig sabihin, hindi niya siya, hindi niyang maitapon si Paul sa, wala sinabi kasi iba dito, meron ba? Wala eh. Sa ibang part. Yun, pero yung masama kay Gallo, wala siya pakialam dun. Okay? So, dapat, hinusgahan niya rin yun. Gusto mo, may rumble dito, kung nasa si Dudlicel. Ay, nagsapakan yung ganyan. Oh, kaya nila sila. Hindi ganun, di ba? Kasi pag pinabayaan mo, meron dito nagkakagulo. Kaya dito, ano ako sa inyo, pag may nag-away lang dito, di ba? Inaalam ko yun eh. Kasi I care for you. Spiritually din. Ayokong umalis dito sa Inigo kasi inaway ni Nathan, kunwari lang. Kung may magagawa ako doon, hindi, di ba? Kung sino yung tama, sino yung dapat umalis, yung umalis, hindi yung matino pa yung aalis, di ba? Kasi hindi ko dinil. So, kahit sa labas, ganyan dapat. Pero si Gallo, hindi, wala siyang pakialam. So, makikita natin na, talagang ayaw lang ata magtabaho nitong taong to. Though, ginamit siya ng Diyos kanina na naprotektahan si Paul. So, kaya nakikita ko yung Sosthenes, parang ano siya siguro. Hindi siya kampe doon sa mga masamang Hudyo. Okay? Kapatid siya. Ha? Kapatid ba? Ayun, okay. So, si Sosthenes ay kapatid. No? Kristiyano. San ba? 1 Corinthians 1. Doon lang. Okay, so yan. Salamat. So, hindi sinabi dito, pero ginulpi siya dahil lang siya ay Kristiyano. So, napakasama, di ba? So, paano gagawin nyo pag kayo ay pinersecute? Mare, si ano, maganda daw kay Quinn, ano to eh? Homebody lang, hindi ka masyadong mabalkada, di ba? Mare na lang, si Abigail. May kabalkada si Abigail. Eh, nag-church ka na. Ika na yung bate. Anong gagawin mo? Ha? Alamin mo yung dapat mong gawin, yung tama. Okay, so, kahit sino pa yan. Ito nga, ginugulpi na nga sila eh, di ba? So, dahil importante ang pananampalataya, importante ang church. Brad, lahat ng nag-usapan natin ito, basically. Sa church, importante. Kaya nga naasal ako sa'yo pag di kayo nakikinig eh. Amen? So, yun. So, again, niligtas sila ginamit ng Diyos si Gallo. Pero, hindi ka makakaasa na puprotektahan ka niya. Yung pinaka-message dito eh. Yung ang Diyos, puprotektahan ka niya kung kailangan. Pero, huwag ka rin umasa sa mga opisyalis. Kasi walang pakialam sa atin yan. Amen? And Paul, after this, tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila, having shorn his head in Cenchrea, for he had the vow. So ito yung medyo i-address natin yung ginawa ni Paul dito, kung tama ito o mali. So the next na ginawa ni Paul, umalis na siya doon. Hindi naman masama yung talagang pinalis na siya ng Diyos doon eh. At naalala niyo pa si Priscilla and Aquila? Sila yung mag-asawa na tent makers. Diba? Pero sabi dito, si Paul ay pumunta sa, pumunta po siya ng Jerusalem. Sabi dito, he having shorn his head in Cenchrea, for he had a vow. So, pinagtatalunan to kasi iba, ginagamit to na kailangan para sumunod ka sa mga vow-vow mo sa Old Testament. So, later makikita natin na hindi na kailangan. Well, ginawa naman yung dapat niyang gawin. Sabi niya, he came to Ephesus and left them there, but he himself entered into the synagogue and reasoned with the Jews. So, kailan lang may mga galit na sa kanya? Mga Hudyo. Ngayon, nag-engage ulit siya. Ba't ganun? Parang, kayo ba yung nasigawan doon?
Dito. O yan, sina ano, maliliit pa kayo na, di ba? Last 2 years pa yun eh. First year. Alala ko yun eh. Kaya pinag-pray ko kayo eh. So, hindi ibig sabihin na, di ba, may nagalit sa'yo, hihinto ka na. Especially sa gawain ng Diyos. Nag-church ka, nagalit ka. Yung mga Baptist, ganyan. Pasok na, pasok. Kasi nanay. Oh. Kalimutan ko na pa. Gian. Si... Kalimutan ko na naman. Pahalan niya na yung matangkad. Daryl, yan, Daryl. Okay. So yan, so ang ginawa ni Paul, dahil matapang siya, gusto niya maligtas yung mga tao, kahit may nagalit na sa kanya, at siya pakialam siya nagalit, gusto niya gawin yung dapat niyang gawin, kaya nag-preach pa rin siya, tsaka yung mga gusto niyang maligtas, nag-reason siya. Yan yung gusto kong bigyan din ngayon dito. Anong sabihin ng reason? Ano ba yan, Daryl? Daryl. Daryl po. Okay, salamat ha. Daryl. Kailangan nila Daryl eh. Ano isa yung reason? Dahilan. Isa yun sa mga ano, parang pag-verb. Pag ginagawa mo, nagdadahilan ka. Nagpapaliwanag. Okay, ganun yun. Kasi sinabing we reason with the Jews, ibig sabihin, nag-usap sila, tapos, hindi naniniwala sa kanya, ano sa gagawin niya? Papaniwalain niya. Okay? Gagamit siya ng mga salita para makumbinse yung isang tao, especially ng magandang bagay na to. No? Hindi siya nagbebenta ng ano, ha, ng tent. Okay? Insurance, o kaya ng credit card, ha? Hindi na binebenta niya. Importante to, mas importante pa rin doon, di ba? Hindi ito trabaho lang. Ito ay a matter of life and death, heaven or hell. Okay, kaya ngayon, napansin niyo si Pastor, laging aral-aral ngayon, basta yun, boring na, di ba? Kasi puro Bible, nasalita si Pastor, tagal. Bakit kasi lahat ng pinag-aaralan natin, may dahilan yan, at may pinagkukuhaan tayo dito sa salita ng Diyos. Kaya minsan talagang engage yung utak nyo, hindi nga lang minsan lagi. Yan, Daniel, pag pupunta kayo sa church, nakita nyo agad, Bible Baptist Church to eh. May Bible, may Baptist, ang Baptist, Bible ang authority. Hindi katulad ng iba. Ah, basta member dito, masaya, okay na. Hindi ganun ang Baptist. Okay, so dapat, pagpasok nyo dyan, okay, hendahan nyo agad yung utak nyo, ikasan nyo agad. Kasi gagamitin nyo yan. Amen? Hindi ka pwedeng, ano dito, lutang-lutang kayo, tapos, hindi ko na-enjoy yung, ano, church. Diba? Kasi walang, ano, ano bang pinupunta mo dito? Greg? Ha? Ba't ka pumunta dito? Greg? Ngiti ka ng ngiti eh. Si Nathan, ba't ka dito ka? Naiya kayo. Si Reden? Yan. Para makinig ng? Salita ng Diyos. Bakit? Alam mo yan, salita ng Diyos? Ha? May maliligtas or kayo, ligtas na kayo. Yung iba, hindi pa. So, tama yun. Maliligtas ka. Mailinis ka. Alam ko yun, sinabi mo. Tama rin yun. So, natututo ka especially. Lalo sa inyo, mati dito mga bata kayo, malaking part ng pagpunta nyo dito para matuto. Ganon din nga actually yung iba eh. Hindi ganon ka bata. Okay, Gilas. Mainig ha? So, kaya sabi dito, anong ginawa ni Paul? Nag-reason siya kasi pag hindi nyo in-engage yung utak nyo, hindi kayo matututo. Tandaan nyo yan, yung mga churches na ilala ko, dumadami sila pero hindi nila in-engage yung utak nila. Gusto lang nila laging kung ano yung maganda, nakikita sa mata. Kaya dito, wala masyado dito, hindi ko pa naayos. Wala kami sa pakila, wala akong oras eh. Pero kasi alam ko kayo, hindi kayo pumunta dito para sa ganda ng simbahan, di ba? Ba't kayo pumunta dito? Ay, alam nyo, dito tinuturo yung salita ng Diyos. Pag may narinig kayo dyan, hindi nyo kailangang magdalawang isip. Dahil binasa natin yung salita ng Diyos eh. Tapos habang natututo kayo, doon kayo. So, pero laging kasama dyan yung reason. Ibig sabihin, ganun ba talaga yun? Bakit ganun? Bakit ito'y tama? Bakit ito'y mali?
Lagi yan, yung ating mga preaching punong-puno ng ganyan. Nagre-reason ka. At para iba, para maligtas, lalo may mga mahirap maligtas, kasi iba yung background. For example, sino ba yung mahirap maligtas minsan? Yung mga sa palagay nila, ligtas nila, pero hindi pa. Maraming ganun. So, gagawin mo sa kanila, hindi mo basta, ayaw ko na, bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun. Pag-uusapan natin yan, bakit? Bakit mo nasabi yan? Okay? Talagang tiyagaan yan, ang hirap pa naman yan. Naalala ko yung mga ibang umatin dati dito, I believe, mayroong mga nagsabi doon, ganyan-ganyan. Hindi lang nagsasabi, pero, yun naman, wala naman ibang dahilan eh. Dati gustong-gusto mo sa church, salitahan ng Diyos, tapos ngayon ayaw mo na. May nagbulong na sa'yo, amen? At di ako naniniwala sa Diyos sila, kasi kung sa Diyos sila, magre-reason kami together. Yung iba dyan, ayaw na mag-reason kasi alam nila mali sila. Okay? Yun yun. So tayo, nanghanda tayo lagi mag-reason, kaya kayo mga bata, parte yan ng ating spiritual journey, maging matalino kayo, lagi ko sinasabi sa inyo. Ang wisdom ay, sabi sa Bible, ay sa Diyos. Okay? Kaya siya ay nag-reason. Yun lang gusto ko sabihin dito. Amen? Okay, may tanong kayo, for example, magtanongan tayo. Ang pinaka-oras natin talaga yung Sunday school. Pero kahit dito, pag Wednesday, kung na, lagong bago kayong ano, member dyan, diba? Tulad ni Quen, si Abigail, si Daryl. May tanong lang kayo, Pastor. Amen? Kasi dadating at dating yung time ng tatanong kayo. Dati kang Katolik, bakit di ka na Katolik? Ang daming tanong dyan. Okay? Bakit sila, sabi mo, hindi sila ligtas, eh, Kristiyano rin daw sila. Dami natin pwedeng pag-usapan. Kung nandito ka lang para sa kasiyahan, ang dami mo mamimiss. Amen? Salita ng Diyos. Amen? Okay. So sabi niya, when they desired him to tarry longer time with them, he consented not. So anong aral doon? Hindi ko alam kasi wala naman sinabi dito eh. So pwedeng dahilan dito, pwedeng dahilan is una tama, pwedeng mali. Okay? Yung pwedeng dahilan na tama, naiiwanan mo na yung kausap mo, ano? Nabanggit lagi sa inyo yan eh. Diba? Ito, nagre-reason, nakipag-usap naman. Ano yung time na dapat mo silang iwanan na? Madami yan. Una, kung ano. Kung gutom ka na, for example. Tulad niya, pag pupunta kami sa inyo, gusto pa mag-solve ni kaso, may service pa tayo. Kaya nakailang oras ka na, hindi tamang exhaust mo yung sarili mo, hindi ako naniniwala dun. Para mag-effective ka, ikaw mismo, tapos gampanan mo rin yung dapat mong gampanan, katulad ko nga, napabaho tayo, di ba? Hindi tayo pwedeng puro, soul winning, di ba? So, it's number one, talagang time constraint. Pero number two, pwede rin, yung tamang dahilan, ayaw talagang makinig. Yung mga taong ganun, dami ko nakausap dun eh. Pero hanggat maaari, gusto mong, sandali na lang, 5 minutes, 10 minutes. Ay, maglalaba pa ako, maghihintay ang nilalaban mo. Ay, naluluto pa ako, yun ang mahirap, pag nanay, di ba? Kasi magwawala yung mga kain eh. Pero, yun yung minsan naiiwanan mo na yung tao. Pero minsan din, negative dyan yung, yun yan, hindi na nag, nanloloko na lang, inuubos yung oras mo. May mga ganun eh. Yung mga taong kulang sa pansin. Diba na, uy, okay ito, kinakausap ako ah. Bihira yung kumakausap sa akin kasi loko-loko ko eh. Ito kayo, tinagtsatsagaan ako. Kaya ang gagawin ng iba dyan, diba? Sasayangin yung oras mo. So, sa soul winning seminar natin, pinag-aralan natin yan, minsan kailangan mo nang iwanan. So, ano pa yung mga tamang dahilan pag, yun, nabanggit ko na pala, kung kailangan mo talagang malis, okay lang yan. So, sinabi, stay ka pa, ayoko na. Malis na siya. Ngayon, so, nag-goodbye na, saying I must be all, by all means, keep this peace that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. And he said unto him, so ganun tayo ginagawa natin. Wala, pag may time na sa soul winning. Nako, time na po eh. Sige, balikan na lang namin kayo, di ba? Ganun ginagawa natin. So okay lang yun.
Ito pa yung binigay niyang gusto kong itakel dito, yung pagpunta niya sa pista. Okay. So tama ba yun na iwanan mo yung kinakausap mo, yung mga pwede mo masolwin dahil pupunta ka sa pista? Not necessarily anong gusto mo, kainan lang eh. Pero dalawang, again, dalawang bagay ito kasi may mga bagay na hindi namanggit dito eh. So I believe, ang maling dahilan na sino gusto ng kainan dito, Habi, gusto mong kainan? Huwag mong galawin yan. Masabog yan. So, okay, mga Kristiyano, pag may solving ka talaga, andyan na, malapit na, tas gutom ka na, pero pwede pang iyan, oh. Ano mas importante, maligtas yung tao, makakain ka ng 30 minutes earlier. Ano mas importante? Maligtas yung mga yung tao, di ba? So, I believe, ang posibleng maling dahilan dito kay Paul ay, Kristiyano na siya, wala na dapat siyang pakialam sa mga pista ng Hudyo. Actually, later siya din magsasabi na, okay. So, yun yung mali. So, ganun din tayo. For example, ano pa maganda example? O, syempre, yung time natin sa church, mayroon naman tayong, ano eh. Iba, iba ganun ito ginagawa, ha? Iba kaya, walang time na soul winning, eh, marami tayong programa sa church, eh. May programa ng ganito, may programa ng ganyan. Pag tinignan yung programa, wala masyadong kinalaman sa soul winning. Wala masyadong kinalaman. Konti lang. Wala yung choir na yan. Maganda yan eh. Kaya papalit ba natin soul winning sa choir? Hindi naman tayong ano eh. Nag-aawit naman tayo sabay-sabay eh. Eh grabe, ang daming inugugol na oras dyan minsan sa choir. Okay? Alam niyo ba yon? Yung mga gustong umawit na umawit dyan, hindi naman soul winner. Eh kung inaral mo na lang yung soul winning, dahil pa na-accomplish sa Diyos, kaya siya naman uro ka poma dyan, di ba? Naintindihan niyo ba siya sabi ko? Kailangan timbangin nyo yung inyong oras at yung mga programa-programa dapat yan naka-align sa mas importanteng programa ng Diyos. Yan ang gusto kong sabihin, mga bata. Amen? So yung katulad ng program natin sa Sunday, hindi yan madalas eh. Inapasok lang natin yan para at least meron tayong ano, yung iba sa inyo, mag-break. Ay, masaya pala sa church. Parang hindi siyadong boring. Yung iba kasi minsan pala yung ganun na kailangan. Amen? Pero, yan. Yung isang bagay naman, ha? Tama dito na nakikita ko na pumunta ka sa pista. Ano yun? Yun nangyari sa, nalali sa Acts chapter 2. O, yan ang nangyari doon. Dahil pista ng mga Hudyo, nagkaroon sila ng opportunity na makausap yung mga devout Jews na hindi mo magagado yung basta-basta, di ba? So kaya tayo minsan, katulad nyo, tama-tama yung Pasko, di ba? Sa iba sa atin, masyado naman sobrang against sa Pasko, parang gusto mo na sabihin nyo iba, yung sabi, ang Pasko ay sa demonyo! No, ganun eh. Actually, may pagkatotoo rin yun. Pero hindi, mali yung ganung wording. Kung yung idea nung nakakarinig sa'yo, Pasko, pangapanganakan ni Jesus, tasabi mo sa demonyo yan. Ano yung sinasabi mo? Di ba? Mali. So, ang sinasabing sa demonyo dyan, yung mga pinasok ng demonyo dyan. Okay, yung Santa Claus. Ano yung mga kalokohan dyan? Tatlong hari. Tatlong hari. Sa January pa yun. Pwede rin pala, di ba? Yung sasamsaban, di ba? Nasa Bible naman yun. Pero una, hindi sila hari. At hindi sila aming tatlo lang. Tatlo yung regalo, pero hindi tatlong hari. Okay. Pinangalanan pa, no? Si Baltasar, sino ba yun? Gaspar. Melso. Galing. So maraming kalokohan sa Pasko na dapat inaaral natin na hindi tatay. December 25. Hindi. Posible yun. Parada. O paparada yung santo. Hindi na po. Diyos-Diyosan yun eh. Simbang gabi. Okay lang yung nag-church, di ba? Pero yung mag-wish ka, ba't ka nag-isimbang gabi? Para may wish ako. At pag matutupad yung wish ko, gaya nag-simbang gabi. Tsaka masarap yung puto bumbong. Ah, ganun ba? Kaya tatawa kayo pa sa rin. Nagsabit ng medyas. Yeah. Huwag mong laban, no? Hindi.
Oo, di ba niloloko tayo? Natawa ako sa Facebook eh, yung friend ko sabi. Isang mall, alam mo isang mall, di ba? What is your wish to Santa Claus? Nakasari yung ano eh, Kristiyano, nilagyan niya eh. So, nabasa niyo ba yun? Stop telling children lies, sabi. Okay, mga sinungaling. Mga bata, di ba? Salip na kaligtasan kay Kristo Jesus, pwedeng gano'n naman eh. Kapanganakan pala ni Jesus yan. Ba't po sa mga programa ng Pasko, puro kalokohan. Santa Claus, pag Easter, may bunny, may itlog. Lahat ng walang kinalaman, no? Yun ang binibida, ngayon, sa Santa Claus, yung pera, business. Yun ang sabi kong ano dito, ha, yung mali. Okay? So kaya kayo, may fellowship tayo. I-invite nyo ba yung mga magulang nyo? Ha, sabihin nyo. Ay, may ano doon, may pera daw doon. May konti rin, pero sana, ano sila, makikinig natin salita ng Diyos doon. Alam natin, baptist na yan. Ano yung baptist na yan? Pinipris din yung katotohanan salita na, yun na sabihin nyo. Hindi yung si pastor, mayaman yun, bibigyan. Wala naman sinabing ganun. Brother James, baka. Pero ako. So, yun ang ano ha, sabihin nyo, hamaban nyo ha. Makikinig natin salita ng Diyos. Okay? So, doon na muna tayo. Nung start, nag-start. Ilang minutes na dyan? 51 ha? Okay, time na ako. So, itindihan nyo mga bata. Kaya hindi natin tinatawag na Christmas party yan. Ngayon, yung ibang mga Kristiyano, yung mga Baptist pa. Nakikipasko-pasko na rin eh. May Christmas tree pa nga yung iba eh. So, labanan kasi yan eh. Maalala nyo yung last year natin. May preaching tayo dyan. Pero mga bata, tayo magsasaya ng konti lang para pasalamat din sa Panginoon. Amen? Isang taon na naman. Tapos yung mga member na dito, yung mga nagpa-baptize na, si Reg. Natapa to eh. Mag-stay kayo ng ano, kung kaya nyo lang, ha, kung hindi kayo pinapauwi. After nung kasiyahan, next Sunday, meron tayong Lord's Supper. Amen? Para pagsisiyan natin yung lahat nating ano. Eh, nakal na lang. Eh. Sige, yun na muna. May question ba? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Nakita namin si Paul again. Kanyang katapangan, nagawin ang inyong kalooban, Panginoon, na maging pattern namin ito, sarili namin mga ministry, ang buhay, Panginoon. Ma-inspire kami sa kanya na tuloy-tuloy lang, may mga maniniwala, may mga hindi, so better na kami sumunod sa inyo. Sino maligtas, isalamat po sa inyo. Hindi sino tumulong. Maraming salamat din kung may magago against us. Panginoon, kayo pong judge. So, we pray na protectan nyo ang aming church, ang leadership dito, Panginoon, mga soul winner, mga bata din, Panginoon, na gusto tumapad sa inyong kalooban. So, pagkausapin nyo, Lord, di sila matakot sa magkabantaan kung sinong kalaban ng gospel, Panginoon. We pray na kayong ibigay sa amin ang kapahingahan muli sa araw na ito sa kasiya, Panginoon, sa dating na mga panahon, Panginoon. Ay malulati, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen.